Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Unang kwento, Berdugo sa Bukid. Kumusta naging biyahe mo, Manuel? Maigit, hindi ka naligaw. Natawa naman si Manuel sa tinuran ng ninong niya. Nagmano siya dito at yumakap. Hindi mangyayari yun, Nong. Kahit gaano katagal pa akong hindi umuwi dito, hindi ko malilimutan ang daan pabalik sa bayan kung saan ako isinilang at lumaki. Eh, mabuti kung ganon. Ang dami na din kasing nagbago dito sa loob ng 5 taon eh. Oo nga, napansin ko nga din. Bukod sa dumami na yung mga kabahayan, medyo lumaki na din ang populasyon. Saka nakakamangha na sa bayan, Nung. Para na ding syudad pero malinis at maayos ha. Tama ka. O paano? Ten sa loob. Pinalinis ko na yung magiging kwarto mo. Maya-maya lang eh, aalis na din ako ha. Naghihintay ang darling ko sa bahay dahil kanina pa akong umaga dito eh. Baka armalite na maging hapunan ko pag nagkataon. Nakisabay naman siya sa pagtawa nito at tumango na din. Hindi pa rin kasi ito nagbabago. Kwela at palabiru pa rin. Maraming salamat po, Nong, ha. Yung mga pasalubong ko nga pala sa inyo eh, ipapadala ko na lang sa tricycle. Isang box po kasi yun eh. Nako, nag-abala ka pa. Pero salamat iyo, ha. O sige na, magpahinga ka na muna. Babalik na lang ako bukas ng umaga. Ay sige po, Nong. Isama nyo na din po si Ninang. Okay, sige po, mag-ingat po kayo. Pagod man sa mahabang biyahe ay hindi nagawang makatulog ni Manuel. Umakyat siya sa 2nd palapag ng bahay at dun tinanaw ang malawak na palayang pag-aari niya. Sa loob lang ng 1 araw ay sisimulan na niya ang pamamahala doon. Hindi niya mapigilang umiti. Sa edad na 25 ay may pag-aari na siyang 2 hektaryang lupain. Napatingala siya sa langit at mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Ay, kung nasaan ka man ngayon, Lolo Ismo, gusto ko malaman mo na iingatan at palalaguin ko yung lupa yung ipinagkatiwala mo sa akin. Gabayan mo sana ako, ha? Pinuno niya pa ng sariwang hangin ng dibdib bago pumasok sa loob. Kinuha niya mula sa mga papeles na dala ang blueprint ng farm plan na pinagawa niya pa sa kaibigang arkitekto. Muling napuno ng excitement ang puso niya. Hindi na siya nakapaghintay na makita sa realidad ang nasa blueprint na yon. Kinabukasan, Iho! Manuel! Narito na ang almusal mo! Naalimpungatan si Manuel sa mahihinang katok sa pintuan. Agad siyang tumayo at pupungas-pungas na binuksan ang pinto. Uy! Ninang, kayo pala. Eh nagdala kami ng almusal mo. Buwaba ka na lang sa sala, ha? Tumango siya at ngumiti. Agad niyang inayos ang sarili at bumaba na dala ang blueprint. Napakaganda ng plano mong ito, iho ha. Siguradong marami kang mabibigyan ng trabaho dito sa baryo natin. Kaya nga po, Nung eh. Masisipag at mapagkakatiwalaan naman po yung mga tao dito ngayon, di ba? Ayo naman, iho. Basta't patas ka sa kanila at tama ang pasahod na binibigay mo, eh makakaasa ka na magiging mabuti din sila sa'yo. Napatango-tango si Manuel. Ganun na ganun din kasi magpayo ang lolo ismo niya noon sa papa niya. Pati na din sa kanya at sa iba pa nilang kamag-anak. Likas yung mabait at matulungin. Kaya naman maraming nagmamahal dito. Huwag po kayo mag-alala, Ninong. Lagi kong baon ang mga pangaral niyo na yan ni Lolo. Tama yan. Sigurado ko na gaya ng lolo mo, mamahalin at iingatan ka din ng mga taga-baryong ito. Basta't kapag may kailangan ka, ha, sabihan mo lang kami ng ninang mo, ha? Tumango siya at ngumiti sa mga ito. Nang araw na yon ay nagsimula siya sa pakikipag-usap sa mga maghuhukay ng magiging fish pond. Maglalagay ng bakod sa magiging farm at maghahanda ng lupang pagtatamnan ng mga namumungang halaman at puno. Nong, saan ba may murang bilihan ng mga hayop? Para habang nagsisimula ang pag-asikaso sa ibang parte ng bukid eh, may inaalagaan na tayo kahit papano. Eh, ano bang oras mo gustong lumakad? Ngayon na din po sana, Nong, eh. Pagkatapos ng tanghalian.
ko, eh may importante kaming lakad nitong ninang mo sa parokya. Pero, haya mo, pasasamahan na lang kita sa kinakapatid mo. Sa narinig ay agad na nangiti si Manuel. Sa isip niya ay inaasahan niya na si Calixto ang tinutukoy nito. Tropa na kasi sila nito noong mga bata pa sila. Simula nga nang dumating siya ay hindi pa sila nagkikita. Darling, baka pwede pag-uwi mo eh papuntahin mo si Yana dito ha? Di ba't may kabat siya na nasa kabilang bayan na ngayon at maraming alagang hayop? Ay, sa pagkakaalam ko eh oo. Hayaan mo't sasabihan ko. O paano? Mauna na ako ha? Mag-aasikaso pa ako ng dadalhin nating donation eh. Ay sige, susunod na lang ako. Teka, ang ibig niyo pong sabihin ay si Yana ang makakasama ko? Oo, bakit? Hanggang ngayon ba eh, hindi pa rin kayo in good terms ng dalaga kong yon? Eh, wala pa kasi si Calix eh. Hindi ko ba nabanggit sa'yo na nasa barko na siya? Napailing si Manuel at namangha. Kahit kasi sa modernong panahon ngayon ay hindi niya nakasanayang magbukas palagi ng social media. Naboboring siya at nasasayangan sa oras kapag nakatutok lang sa cellphone. Mas gusto niyang kumikilos ang katawan niya at may natatapos na gawain sa maghapon. Mabuti naman po at natupad niya yung pangarap na maging seaman, no? Masaya ako para sa kanya. Eh kaya nga eh. Uuwi yun siguro mga 3 months pa. O paano? Mukhang okay naman ang mga trabahador mo ngayon. Aalis na ako. Antay mo nalang si Yana, ha? Tumango si Manuel kahit ang totoo ay ayaw niyang kasama ang babaeng yon. Amazon na kasi kahit ang impis-impis ng katawan. Wala sa sariling nahawakan niya ang balikat na may peklat ng saksak. Di pa ako nakakabawi sa iyo, Manang Yana. Magandang opportunity na din to kung sakali. Napangisi siya sa naiisip. Pagkakuway, naligo na siya at nagbihis. Saktong kalalabas niya lang ng banyo nang bigla na lang pumasok si Yana sa kwarto niya. Nakatitigan sila pero ang babae ay sinuri pa siya mula ulo hanggang paa. Hindi ka ba marunong kumatok bago pumasok sa hindi mo namang kwarto? Ha, Manang? Hindi ka kasi sumasagot sa tawag ko eh. Yun lang at lumabas na ito ulit. Nakita niya pang umismid pa ito bago isinara ang pintuan. Inis niyang hinagis ang tuwalya sa higaan. Natamaan ang igo niya nang hindi malang magpakita ng emosyon ng babaeng yon kahit pa halos subad na siya nitong nakita. Kumusta? May hibang na bang lalaki na umaali-aligid sa iyo ngayon? O wala pa din kasi mas mukha ka pang lalaki sa kanila? Natatawa pa siya habang nagdadrive papunta sa kabilang bayan. Nasa tabi niya si Yana at tutok naman sa cellphone nito. In fairness naman, nagkalaman na ito at mukhang mas matangkad pa nga sa kanya ngayon. Bakit mo naman tinatanong, manliligaw ka ba? Ako? Yuck! Hindi no? Curious lang ako sa kapwa ko lalaki. Baka makatikim din ng saksak mula sa iyo eh. Buti kung lapis lang din eh. E paano kung... Natigilan siya nang mapasulyap siya kay Yana at nakita niyang titig na titig ito sa kanya. Dahil mukhang anumang oras ay bigla na lang itong manununtok, ay natahimik na lang siya. Ang plano ay iinisin niya ito para makabawi. Pero natatalo pa din siya ng takot niya sa babae. Nailing na lang din siya. Alam niyang hindi magiging madali ang maghapon niya. Kinabukasan, "Oh, nakahanap ba kayo ng gusto mong bilhin na hayop?" "Oho. Ang dami po palang alaga nung kabatch ni Yana, no? Marami ding ibinigay na dagdag sa akin eh, lalo na sa mga manok at bibi." "Eh, kumusta naman? Hindi ba kayo naging asot pusa ng anak ko?" "Eh, hindi naman po nag-iingay ang pusa kapag hindi tumatahol ang aso eh, nung..." Natawa na lang si Cesar at nailing. "Tahimik lang talaga si Yana. Ang ayaw nun eh, kapag siya ang nagtatanong o tumatawag, tapos walang sumasagot sa kanya. Naiinis yun." Napatango-tango ang binata. Kaya pala inakyat na siya nito sa kwarto niya kahapon. Ilang buwan lang ang nakalipas at nabuo na ni Manuel ang dapat gawin sa bukirin niya.
nakahanap na din siya ng mga magsisimulang trabahador na mag-aalaga sa bawat parte ng bukid. Matapos ang 2 taon, ay masasabing successful ang naging plano niya. Nadagdagan na ang mga trabahador niya at nakakatulong na din siya sa mga kababaryo niya. Si Yana ang nagsilbi niyang manager at tagapasahod sa mga trabahador. Mahusay din ito sa pagbabudget at paghahawak ng pera. Unti-unti ay naging maayos ang samahan nilang 2. Malaking bagay na hindi ito gaya ng ibang tipikal na probinsyana na malambot ang ilong. Nirerespeto ito ng mga kalalakihan dahil sa masculine type na personalidad nito. Lalaki kumilos pero hindi mukhang mayabang. Grabe ka talaga, pre. Akalain mong kahit hinati mo pa sa 4 ang lupain mo, kumikita ka pa din ng 6 digits sa isang buwan. Alam mo ang sikreto mo? Ituro mo naman sa akin, oh. Wala naman akong ibang sikreto, pre. Kundi maging hands-on lang sa lahat ng yan. Kailangan, alam ko at nakikita ko yung nangyayari araw-araw. Saka, tamang pag-aalaga din sa mga trabahador. Bilib talaga ako sa iyo. Halos lahat na nga nang magsasaka dito sa atin, sa'yo na yata gusto magtrabaho, Napailing pa itong humingisi. Nakaramdam ng kakaiba si Manuel sa tono nito, pero hindi niya yung binigyang pansin. Sa halipay, naglabas pa siya ng branded na alak at ibinigay yon kay Victor. Wow! Akin lang ba ito? Opre, para sa'yo talaga yan. Huy, salamat! May masasyat ako sa bahay nito. Kalapit buki rin ni Manuel ang lupain naman ni Victor. Gets niya naman ito kung bakit medyo iba ang tono nito kanina. Pero sa pagkakaalam niya naman, ay wala talaga itong maraming trabahador sa palayan nito. 2 nga lang ang nagtatrabaho para dito, katiwala pa. Madalas itong dumayo sa lupa niya once or twice a month para lang sumali sa inuman nila ng mga trabahador niya. Tuwing sahuran kasi ay nililibre niya ng alak at pulutan ng mga magsasaka niya. Sa ganoong paraan man lang ay makaharap niya ang mga ito at makilala. Ayaw nga pala, Manuel. May dumaan dito kanina. Nagpapa-order ng scarecrow. Mura lang daw at may promo pa, ha? Ang sabi ko, bumalik na lang bukas kapag nandito ka. Magtataniman na naman ng palay. Alam kong kakailanganin mo yung mga yon. Ay naku, mabuti po't nabanggit nyo, nung. Wala na kasi akong oras gumawa ng ganun, Anihan na din kasi ng mga isda, gulay at iba pang prutas. Tapos magpapalit na naman ng bagong punla. Sabi, babalik daw bukas. Mukhang matibay naman yung pagkakagawa. Tingnan mo na lang bukas. Sige po, maraming salamat po, nung. Kinabukasan nga ay dumating ang tinutukoy ng ninong niya na nagpapa-order ng mga scarecrow. Ang totoo ay pwede naman siyang magpagawa noon kahit sa mga bata o asawa ng mga magsasaka niya. Pero naawa din siya dun sa lalaking naglalako. Ang dami kasi nitong bitbit at naglalako pa sa initan. Kinuha niya na yung 6 na pirasong dala nito. 5 lang ang siningil nung lalaki at libre na lang daw yung isa. Sa awa ay pinakain niya na din muna ito ng tanghalian bago pinaalis. Sigurado ka ba dyan sa binili mo? Bakit? Maganda nga yung pagkakagawa niya ng mga scarecrow, Mukhang matibay. Tatagal na yan kahit 3 years. At saka, sa talas ng karit na nakalagay sa kamay nila, siguradong hindi lang ibon ang matatakot, pati mga magnanakaw. Hindi lang maganda ang pakiramdam ko, Wala naman naglalako na ganyan dito kahit noon pa. Baka dumidiskarte lang din yung tao. Ayaw mo na. Ang mahal pa. Mukha naman pinulot lang yung mga pinanggawa dyan. Mukha naman pinulot lang yung mga materialis na pinanggawa dyan, Nangiti na lang si Manuel at hindi na pinansin pa ang sinasabi ni Yana. Tiningnan niya na lang ang mga binilim panakot sa ibon at chinek ang karit noon. Arigo! Mabilis na nabitiwan ni Manuel ang isa sa scarecrow nang madagil siya nito ng karit na naroon. Gumuhit yun sa braso niya malapit sa palapulsuhan. Anong nangyari? Tawil, bilis! Ang lakas ng dugo! Kailangan niyang tahiin. Halika na, ihatid kita sa ospital. Matapos talian at kontrolin ang pagtagas ng dugo,
ay nagpasya na din siyang magpadala sa center na mas malapit. Doon ay tinahi ang nawakwak niyang braso at binigyan siya ng gamot. Sabi ko sa iyo, hindi maganda yung binili mo eh. Kasalanan ko to, ano ka ba? Hindi ko nahawakan ng tama eh. Basta, iba yung pakiramdam ko, Manuel. Mabigat. Parang may mali doon sa mga scarecrow eh. Pati ba naman mga panakot sa ibon pinagdududahan mo? Ay nako, mahirap yan ha. Wala na nga kasarian yun eh, nadadamay pa sa trust issues mo sa mga lalaki. Inis siyang tinitigan ni Yana at inirapan. Umakma pa itong pipisili ng bagong tahi niyang sugat. Isang linggo pa ang nakalipas at naging maayos naman ang lahat. Apat ang ipinalagay niyang panakot sa ibon sa palayan. Dalawa sa taniman ng mga gulay at isa sa farm. Pero nang sumunod na linggo ay nabahala na siya sa mga nangyayari. Hindi naman yan mukhang inatake ng kung anong mabangis na hayop eh. Tignan mo ang pagkakagutay-gutay sa kanya oh. Parang galing lang sa matalim na bagay. Kaya nga po nung eh, sino naman kayang mantitrip na patayin yung mga alaga ko? Eh bakit hindi na lang nakawin at kainin no? Kesa paggutay-gutayin ng ganyan. Kawawa yung hayop eh. Hindi na mapapakinabangan. Maras na napabuntong hininga si Manuel. Sa loob ng 2 taon ay wala namang gumagawa ng ganoon sa mga alaga niya. Eh anong gagawin ko nung? Pangalawang pabo ko na yan na pinatay ng kung sino. Mga barako pa naman. Sayang. Eh may mga aso kami sa bahay. Matatapang. Ang inaalala ko naman kung pakakawalan naman dito, eh baka lapain naman yung mga manok mo. Eh itali na lang ho natin. Dito na lang ako sa baba matutulog para kapag tumahol sila, eh maririnig ko kagad. Eh siya sige. Mamaya eh dadalhin ko yung 2. Ako, maraming salamat po nung. Kinagabihan, bandang 11 nang marinig niyang tumahol yung 2 aso. Lalabas na sana siya nang tumigil na ang mga yon kaya hindi na rin siya tumuloy. Naisip niya na baka may nakaaway lang ang mga itong isa sa mga alaga niya. Natulog siya ulit pero nagimbal pa siya lalo kinabukasan. Di na tama to. Sobra na. Pasensya ka na nung ha. Pati mga aso mo inadamay pa. Kapon pa alam ko ng posibleng mangyari yan, Manuel. Pero umasa ako na kahit masaktan sila o mapatay, makikita mo kung sino ang may gawa nun. Napayuko si Manuel at nakaramdam ng guilt. Naiinis siya sa sarili dahil hindi siya tumuloy sa paglabas. Siguro kung lumabas siya ay nakita niya na dapat ang salarin. Ako, pasensya na kayo nung ha. Naging pabaya ako kagabi. Naramdaman niya na lang ang mahihinang tapik sa kanyang balikat. Siguro eh, dapat dalhin na natin to sa barangay. Siguro nga ho, para makapagronda din ang mga tanod sa gabi. Nang araw ding yun ay nagtungo na si Manuel sa barangay. Dala ang mga larawang kinuhaan niya sa cellphone niya. Nangako naman ang barangay captain nila na magpaparonda ng mga tao sa gabi sa palibot ng lupain niya. Sana'y mahuli na ang gumagawa ng kalokohan sa mga alaga mo, iho. Grabing perwisyo nang naidudulot ng mga mananabas na yon. Kaya nga po nang eh. Nai-stress na din ako. Mahina pa naman ako sa puyatan kaya hindi ko po talaga kinakaya magbantay. Ano kaya kung magbayad na lang tayo ng tao mapagkakatiwalaan na magbabantay sa gabi? Pwede naman, Tay, pero hindi pwedeng gabi-gabi ganon. Tama si Yana nung. Ang pinakasolusyon talaga ay mahuli ang siraulong yon at ipakulong. Eh mangyayari yan kapag may nakakita na sa kanya. Sa ngayon, gawin muna natin ang makakaya natin. O sige, kakausapin ko si Badong. Total eh, lagi din naman siyang laman ng kalye yon tuwing gabi. Eh dito na lang siya tumambay para magbantay. Okay, sige po nung. Salamat na marami ha. Eh, ano na lang ang gagawin ko kung... Wala kayo. Ay nako, ikaw na bata ka oh. Para ka namang ibang tao. Pamilya ka na namin. Saka nangako ko kay ismong gagabayan kita hangkat kaya ko. Dahil gabi na, kaya pinasya nilang bukas na kakausapin ang magbabantay. Nang gabing yun ay walang nagawa si Manuel kung hindi ang magbantay sa farm.
alas 10 nang pumasok siya sa bahay para magtimpla ng kape. Pagbalik niya ay nagulat siya dahil nag-iingay na noon ang mga kambing niya. Nang mag-ilaw siya sa kulungan ng mga ito ay nakahandusay na sa lapag ang buntis na inahin. Maraming sugat ang katawan nito. Nangingisay dahil sa dugong sumisirit pa mula sa laslas nitong leeg. Hindi ako naman oh. Nabitiwan niya ang hawak-hawak na tasa ng kape. Patakbo niya yung nilapitan at agad na diniinan ang leeg. Para sana pigilan ang pagdaloy ng dugo doon. Pero huli na siya. Mabilis na nawala ng buhay ang kanyang alaga. Hindi niya napigilang maiyak. Galit siyang tumayo at iginala ang paningin sa paligid. Demonyo! Demonyo ka kung sino ka man! Lumabas ka't ako, harapin mo! Sisiguraduhin kong papatay kita at dudurugin sa mga kamay ko! Pero walang naging pagkilos sa paligid. Nang mapasulyap siya sa malapit na scarecrow, nang ilawan niya ito ay nakita niyang may mga talisik ng dugo ang katawan nito. Nangunot ang noon niya at nilapitan yun. Pagdating doon ay napansin niya pa ang mga tulo ng dugo sa ilalim ng kinalalagyan nito. Ha? Imposible naman na... Inis siyang napabuga ng hangin. Maari kasing talsik lang yun ang dugo ng kambing kanina. Habang nagbabantay ay kinatay niya na rin ng tuluyan yung namatay na kambing. Inilibing niya na din ang anak nito na nasa tiyan pa. Kinabukasan. Oh, anong nangyari? Ulo ba yun nung inahin na kambing? Hindi ko na din alam. Pakiramdam ko eh, nasa paligid lang yung pumapatay sa mga alaga natin eh. Nagbabantay at naghihintay ng pagkakataong umatake. Anong ibig mong sabihin, Manuel? Na narito lang sa paligid ang mananabas na yon? Ha? Sa palagay ko ho. Eh kasi, pumasok lang ako sandali kagabi para magtimpla ng kape. Pero pagbalik ko eh, laslas na yung liig ng buntis na kambing. Eh wala ka bang nakita na kahit na ano? Umiling siya sa kanapabuntong hininga. May mga katanungan din siya simula pa kagabi na hanggang ngayon ay hindi niya mabigyan ng paliwanag. Iya mo, ngayong gabi kumuha na ako ng 2 bantay para sa farm. Para may kasalita ng isa kapag inaantok. Sa narinig ay nakahinga na ng maluwag si Manuel. Wala pa din kasi siyang tulog simula kagabi kaya sumasakit na ang ulo niya. Mukhang wala ka pang tulog mula kagabi ah. Okay, sige na. Ako nang bahala dito. Magpahinga ka ng maayos at huwag ka ng mamurblema, ha? Maraming salamat, Ninong. Ay, nako. Kailangan ko lang po talagang makatulog. Sakit ang ulo ko eh. Ikaw talaga, puro ka nalang pasalamat. Ay, oo nga pala. Baka mag-overtime ang mga trabador sa maisa na. Kailangan na kasing anihin lahat yun eh. Pagkatapos eh, ipapalinis ko na din para bukas eh, magbubungkal na ulit ng lupa. Sige po, kayo na pong bahala nung. Yung ulo nga pala nung kambing, ibigay nyo lang sa mga mag-o-overtime ha, pampulutan nila. Sige po, pasok na po ako sa kwarto. Okay siya, sige. Nakatulog naman siya na maayos. Dahil alauna na din ng hapon bago siya nakatulog ay hindi niya namalayang gabi na. Naalimpungatan lang siya dahil sa mga sigawang nanggagaling sa labas. Napabalikwas siya ng bangon at tumakbong pababa sa unang palabag ng kubo niya. Inakala niyang baka may nasusunog na. Exaggerated kasi ang sigawan. Halo-halo yun at parang may takot na takot. Pagbukas na pagbukas pa lamang niya ng pintuan ay sinalubong na siya agad ng mga trabahador niya. Dumiretso ang mga ito sa pagpasok na animoy takot na takot. Wala nang ang pakialam ang mga ito kahit nababangga pa siya. Teka, ano bang nangyayari sa inyo ah? Sa kanya lang napansin na may mga sugat ang iba. May isa pa na malala ang hiwa sa pisngi at dibdib. Oh, may mga sugat kayo? Agad niyang kinuha ang cellphone na tinawagan ng barangay para magpadala ng ambulansya. Nang madala na ang mga trabahador na sugatan sa ospital, ay sumunod din siya kaagad. Ano daw? Yung scarecrow ang umatake sa kanila?
Ay, teka nga muna. Lasing na yata talaga kagabi mga yun eh. Yun na nga din ho ang iniisip ko nung eh. Baka sila-sila lang din ang nagkaasaran at nagkasakitan. Tama, hindi ba labo? Pero para sisihin nila yung nananahimik na panakot sa ibon, na alam naman natin pare-parehas na walang buhay eh, hindi kaya nagdodroga na din yung mga yun, Manuel? Napakibit-balikat na lang siya. Ayaw naman niyang husgahan ng mga ito dahil sa tinagal-tagal ng magkakasama sila ay naging maayos naman ang samahan nila. Maayos din silang magtrabaho at mababait. Eh, hindi naman po siguro nung. Pero, ayaan niyo po, mas pag-iigyan ko pa yung pagsubaybay sa kanila. Nga lang eh, yung iba lalo na si Kulot na may malalang tama, hindi na daw babalik hanggat nakadisplay yung mga scarecrow eh. Ganun ba? Talagang natroma ang batang yun ah. Nakita niya pang nanahimik ang ninong niya. Malayo ang tanaw nito. Nasa malawak yung kabukiran. May nabanggit siya na sa akin nung bagong kuha mo palang yung mga yan, Manuel. Hindi ko pala nabanggit sa iyo na malakas ang intuisyon ng batang yun tungkol sa mga negatibong bagay. Oh, negatibong bagay po? Eh, gaya ho ng ano? Noong pangalawang sampan ni Calixto sa barko, pinigilan siya ni Yana. Umiyak pa nga yun at naglumuhod sa kapatid niyang huwag nang tumuloy eh. Ayun, awa ng Diyos eh, nakinig naman ang kaibigan mo. Biruin mong kinabukasan eh, nabalitaan namin na lumubog daw yung barko na dapat sana eh sasakyan ni Calixto. Walang nakaligtas sa mga sakay. Nangilabot si Manuel sa narinig. Pinapaniwalaan niya itong 100%. Sa kanya naalala ang paulit-ulit na bilin ni Yana sa kanya na isuuli ang mga scarecrow. Ganun pa man ay napailing pa rin siya. Eh sabihin na po natin na napigil nga ni Yana ang dapat sana ay pagkawala ni Calixto. Eh ano naman po yung kinalaman nun sa mga scarecrow na yon, Ninong? Ikaw na din po nagsabi, walang buhay yon at imposibleng magkaroon dahil kugon lang naman talaga yon at kahoy. Eh hindi ko rin may paliwanag eh. May party lang sa akin na gustong makinig sa anak ko, Manuel. Hindi na siya nakakibo. Nung araw na yon ay pinuntahan niya sa nagsisilbing opisina nito si Yana. Gaya ng dati ay busy ito sa pagsusulat ng mga payslip lalo't paparating na ang katapusan ng buwan. Kumutok siya sa nakabukas namang pintuan. Pwede ba tayong mag-usap? Oh, sige, pasok ka. Tungkol ba yan sa nangyayari sa farm at sa mga trabahador kagabi? Nasamid siya bago tumango. Ibinaba ni Yana ang hawak na ballpen at tinitigan siya. Bakit? Kung sasabihin ko ba na may kinalaman yung mga scarecrow sa mga nangyari, maniniwala ka? Hindi siya nakakibo. Kung siya lang, hindi talaga siya maniniwala. Eh, bigyan mo ako ng sapat na basihan para sisihin ang walang buhay ng mga scarecrow na yon sa lahat ng mga nangyayari dito. Eh, hindi ko kasi maintindihan eh. Manuel, hindi lahat ng nangyayari sa mundong ito hahanapan mo ng eksplenasyon. May mga bagay lang talagang hindi kayang ipaliwanag maski ng science. Napailing si Manuel. Kung ang gusto lang ni Yana ay maniwala siya ng walang ebidensya, hindi niya talaga magagawa. Ang inaasahan niya sana ay bibigyan siya nito ng mga bagay na pwedeng kumonekta sa mga nangyayari at sa scarecrow. Pero maging ito ay hindi alam kung paano ipapaliwanag yon. Ay, sige. Iyan mo na. Ang hirap lang din talagang intindihin eh. Well, nakapag-desisyon na ako. Maglalagay na lang ako ng CCTV sa paligid. Eh di magpapakabit ka pa ng wifi. Eh kung kinakailangan, wala eh. Kailangan ko rin talagang mag-upgrade para sa kaligtasan ng mga tao sa paligid ko at sa mga alaga ko na din. Sumang-ayo naman si Yana. Agad nilang pinlano ang pagpapakabit ng wifi. Si Yana na daw ang bahala kinabukasan at ito na din ang titingin na magagandang brand ng CCTV. Madaling araw nang makaramdam si Manuel ng tawag ng kalikasan. Pagbaba niya sa higaan ay napansin niyang wala ang alaga niyang chihuahua sa higaan nito. Nangunot ang noon ni Manuel lalo na nang makita niyang bukas pala ang pintuan ng kwarto niya. Snow! Snow! Nasaan ka na? Snow!
pero walang lumalapit sa kanya. Nag-aalala na siya. Pagbaba niya sa unang palapag ay mas nagimbal pa siya nang makita ang malaking pagkakabukas ng main door. Hindi! Snow! Snow! Pero parang nawala na talaga ang alaga niya. Dali-dali siyang bumalik sa taas at kinuha ang flashlight niya. Hindi niya maipaliwanag ang kabang nararamdaman niya ng sandaling yun. Sa palayan siya unang nagtungo dahil yun ang tapat ng bahay niya. Snow! Nasaan ka ba? Andito si Daddy! Snow! Nakailang ikot na siya ay hindi niya pa rin ito mahanap. Hanggang sa nagawi siya sa maisan. Di kalayuan sa nilikuan niya ay nakarinig siya ng mga kaluskos. Kasunod noon ay mahinang daing ng isang aso. Nagmamadali siya sa paglalakad. Nangawin niya ulit yung mga halaman ay tumambad sa kanya ang nakatalikod na hugis tao. Nang ibaba niya pa ang ilaw sa lupa, ay doon niya nakita ang dugo ang katawan ng alaga niya. Snow! Hindi! Hindi! Saka walang pag-aalinlangan niyang sinugod ang nilalang na pumapatay dito. Parang una naman itong bumagsak sa lapag kasabay niya. Sa kanya napagtanto, isa yung scarecrow. Naihagis niya yun at halos wasakin. May dugo pa sa karit na nasa kamay noon, kaya hindi pwedeng namamalikmata lang siya kanina. Anong nangyari, Manuel? Oh, pinagkukuha mo yung mga scarecrow? Anong gagawin mo? Teka, si Snow ba yung... Tumango si Manuel habang nakayukyok pa din sa walang buhay na katawan ng alaga niya. Anong nangyari? Ikinuwento niya dito ang nangyari. Hindi makapaniwala ang ninong niya pero dahil sa kanya na din nagmula, kinilabutan talaga ito habang nakatingin sa mga scarecrow. Sinunog yung lahat ni Manuel habang yung mga karit ay ibinalot niya ng mahigpit sa isang tela. Dadaling ko po bukas tong mga to sa nagpapanday para lusawin bago ko itapon. Mahirap na. Baka may sa demonyo mga ito. Maging siya ay bigla na lang nagka-anxiety sa mga bagay-bagay. May kaibigang albularyo si Yana. Baka matulungan ka nun. Mag-usap kayo. Kinabukasan ay kinausap nga niya si Yana. Ito na mismo ang nagsabing papupuntay nito ang kaibigan doon upang matingnan ang lugar niya. Kinahapunan ay isang matandang lalaking bulag ang kasama ni Yana nang bumalik doon. Iginala lang nito ang matanda sa buong bahay at hinawakan din ang kamay ni Manuel. Labis na ingkit. Yun ang dahilan kung bakit ka pinadalhan ng mananabas, Manuel. Nais ng taong yon na bumagsak ka at katakutan ng lugar mong ito. At nasisiguro ko na hindi siya titigil hanggat hindi ka gumagapang sa lupa. Hindi inaasahan ni Manuel ang mga sinabi nito. Sa loob ng ilang taon ay wala naman siyang naging kaaway. Gaya ng lolo niya ay mahal na din siya ng mga taga roon dahil marami na din talaga siyang natulungan. Kakilala mo ito, iho. Nakakainuman mo. Simula ngayon ay huwag ka basta magtitiwala. May lalapit sa iyo para alukin ka ng pagkain o inumin. Huwag na huwag mong kakainin. Dahil baka sa susunod, ikaw na mismo ang maging mananabas. Hindi po ko papayag, Lolo Badong. Kung kinakailangang unahan ko na siya, gagawin ko. May magagawa po ba ako kung sakali? Handa po ako magbayad ng kahit magkano. Magantihan ko lang ang taong yun. Bakit? Kilala mo na ba kung sino siya? Hindi pa ho. Pero bukas makikilala ko siya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino siya. Kung ganun bumalik ka na lang sa akin kapag nakapagpasya ka na at kung sigurado ka na talaga. Nang araw ding yun ay nagsimulang mag-imbestiga si Manuel. Katwiran niya ay walang silbi ang yaman niya kung hindi niya yun gagamitin para makamit ang hustisya na nararapat para sa kanya. Nasukol niya yung lalaking nagbenta sa kanya ng scarecrow. Nung una ay todo deny pa ito. Hanggang sa bigyan niya ito ng assurance na walang mangyayaring masama dito.
Bukod pa doon ay binigyan niya ito ng maayos na pangkabuhayan. Doon ay ito lumuhod sa harap niya at umamin sa lahat ng nalalaman nito. Pag-uwi niya ng gabi ay inabutan niya si Victor sa bahay niya. Kausap ito ni Yana. Pre, anong atin? Nandiyan ka na pala, Manuel. Yayayay sana kita ng inuman eh. Kung hindi mo na itatanong, birthday ko kasi ngayon eh. Tiningnan niya ang dala nitong bote. Hindi nga nagkamali si Badong. Talagang hindi ito titigil hanggat hindi siya nasisira. Nginitian niya ang lalaki saka ito tinapik sa balikat. Pasensya ka na pre ah. Medyo nanlalata kasi ako ngayon eh. Maghapon ako naglakad sa renewal ko sa City Hall. Pwede bang bukas na lang ako babawi sa'yo? May regalo din ako sa'yo bukas. Ah, ganun ba pre? O sige, isisave ko na lang itong lampanog para bukas. Punta na lang ako dito o ikaw na ang pupunta sa bahay. Ikaw na lang sigurong pumarito. Magpapakatay ako ng pabo para sa pulutan. Kinabukasan ay maagang tinungo ni Manuel ang bahay ni Lolo Badong. Desidido na siyang makapagiganti. Nais lamang kitang paalalahanan, Manuel. Ang pagganti sa kapwa kailanman ay hindi tama. Hindi ako ang gagawa ng sumpa kung hindi ikaw. Ituturo ko lamang sa iyo ang gagawin mo. Alam ko pong mali eh. Pero mas marami pa hong mapiperwisyo yung taong yun eh. Maraming nadadamay dahil lang sa inggit niya. Makikipaglaro ko sa paraang gusto niya. Isang itim na bato ang ibinigay ni Badong kay Manuel. Binigyan din siya nito ng kopya ng dasal at itinuro kung paano yun ibabaon sa lupa o sa bakura ng nais niyang pagigantihan. Sa gayong paraan ay mapupuno ng kamalasan kung sino man ang nasa ibabaw ng lupaing yun. Mapatao, hayop o halaman man. Bilang kapalit ay ipinakiusap ng matanda sa kanya na paaralin ang nag-iisa nitong apo hanggang sa makapagtapos ito ng pag-aaral. Sumang-ayon naman siya ng walang pag-aalinlangan. Sigurado ka na ba sa plano mo, Manuel? Para mo na ding isinanla sa demonyo ang kaliluwa mo. Eh kung yun ang kapalit ng katahimikan sa lugar ko at nasasakupan ko, handa akong magsakripisyo, Yana. Hindi ko na mahihintay ang karma. Ako ang kusang magbibigay nun sa kanya. Nang gabing yon, nang masiguro niyang nasa lugar niya na si Victor, ay sumalisi siya papunta sa lupain nito. Nagbilin pa siya na huwag munang gagalawin yung lambanog at hintayin siya. Pagdating niya sa lupain ni Victor, ay agad niyang isinagawa ang orasyon at ibinaon ang batong itim. Hindi siya naniniwala sa ganoon pero nang sandaling yon ay mataas ang confidence niya na magiging epektibo yon. Pabalik ay dumaan siya sa bilihan ng alak. Ilang case ng pulang kabayo ang inorder niya bago siya umuwi. Oh, teka pre, hindi ba natin iinumin yung lambanog na dala ko? Alam mo kasi pre, kahit marami na akong natikmang mamahaling alak, hinahanap-hanap ko pa rin yung lasa ng lambanog. Lalo nung nakita ko yung brand na dala mo ha. Tagal ko nang naghahanap ng ganun eh. Wala naman ako makita. Kaya kung hindi mo sana mamasamain ha, gusto ko sana akin na lang yun. Itatago ko at uunti-untiin. Okay lang ba? Kitang-kita niya kung paano awkward na ngumiti si Victor. Pero kalaunan ay tumango na din ito. Eh, yun lang ba pre? Sige. Oo naman no. Kaya lang eh, kahapon pa din ako nauuhaw sa lambanog eh. Eh marami naman akong dalang alak dyan. Saka luto na din yata yung pulutan natin pabo. Siniguro ni Manuel na hindi madadampi sa kanya ang kahit na anong bagay na galing kay Victor. Iningatan niya talaga ang sarili dahil batid niya kung gaano kadelikado ang paraang ginagawa niya. Yun na din ang huling gabi na nagkainuman sila ni Victor. Na mga sumunod na araw kasi ay naging busy na din siya sa palayan. Nawala na din ang pumapatay sa mga alaga niya at naging tahimik na ang mga gabi nila. Makalipas ang isang buwan. Narinig mo na ba yung balita tungkol sa nangyari sa palayan ni Victor, Manuel? Kinabahan siya. Gayunpaman ay mas lamang na excitement ang naramdaman niya. Hindi pa po, Ninong. Bakit? Ano daw nangyari? Pineste yung mga tanim niya.
Wala nga daw napakinabangan dun sa mga tanim eh. Ang nakapagtataka, dun lang sa kanya. Eh, magkatabi lang naman kayo ng lupain. Di ba? Ang siste pa, nahuli niya yung asawa niya mismo sa bahay nila. Kapatong yung isa sa mga katiwala niya sa palayan. Napangiwi si Manuel. Tila na-satisfy na siya sa narinig na nangyari sa taong sumubok na sirain siya dahil lang sa inggit. Grabe naman yun nung sunod-sunod na kamalasan. Tama ka. May usap-usapan nga na baka isinumpa daw siya. Marami kasing nagagalit doon dahil sa kadamutan at pagiging inggitero. Kakumpetensya ang tingin niya sa lahat na may lupain dito. Ang totoo eh, mas marami ang natutuwa sa nangyari sa kanya kaysa sa sumisimpatya. Napatungo na lang si Manuel. Nito na lang din niya kasi nalaman ang lihim din na galit ng iba sa mga tauhan niya kay Victor. Nung wala pa kasi siya doon, ay madala silang abusuhin ito. Wala naman daw silang choice dahil ito lang ang may medyo malawak na palayan noon. Pero nag-iba lahat ng yon nang dumating siya. Naging emosyonal pa nga ang iba sa mga tauhan niya habang nagpapasalamat sa kanya. Doon pa lang ay sigurado na si Manuel na tama lang ang naging desisyon niya na gantihan si Victor. Hindi man siya naging patas kay Victor sa paningin ng iba, ang makitang umuunlad din ang buhay ng mga tauhan niya kasabay niya ay malaking ligaya na sa puso niya. Kung hindi man siya matanggap sa kaharian ng Diyos dahil sa pagkakamali niyang yon, batid niya sa kailaliman ng kanyang puso. Ang nagawa niya sa baryo nila ay tatatak sa puso't isip ng mga taong natulungan niya. O, kumusta? May nahuli ka ba? Malilit pa po, Tay. Yung iba naman po, aquarium fish lang. Wala na din po kasing coral sa lugar na to eh. Baka siguro dapat lumipat tayo ng lugar. Ay, ganun ba? O siya, sige. Halika na, umakit ka na at magpahinga. Hapon na din at malamig na talaga. Tinan mo nga yung labi mo, kulay itim na. Sumampa na si Buboy sa maliit na bangkang hinramlang nila sa tiyuhin niya at nagtabing ng tuwalya. Nanginginig man ay hindi napalitan noon ang kagustuhan niyang makapag-uwi maski ng isang pirasong isda. Pwede na nila yung sabawan at pagsalusaluhang apat kung sakali. Doon muna tayo sa kabilang banda, Tay. Baka may makuha ko doon kahit isa lang. Wala nagpalaba kay nanay ngayon eh. Kaya kailangan natin ng ulam. Eh, kaya mo pa ba ha? Opo. Kapag nasa ilalim naman ako, hindi naman malamig na eh. Uy, ikaw bahala. Basta mag-iingat ka ha. Kapag hindi mo na kaya, umahong ka na at umuwi na tayo. May asin pa naman sa bahay at konting bigas eh. Pwede naman nating ilugaw yung para ngayong gabi. Pero hindi nagpatinag si Buboy. Malakas ang kutob niya na makakakuha siya ng isda ng araw na yon. At hindi naman siya nagkamali. Isang medyo malaking loro ang nakuha niya kaya naman umahon na siya. Napakahusay mo talaga bata ka. Napakasarap naman ang hapunan natin ngayon. Ay nako, salamat anak ha. Paano na lang kami kung wala ka? Kaya talaga tayo. Ito nga lang pong may tutulong ko sa inyo ni nanay eh. Tsaka paalang naman po ang wala sa inyo. Marami pa kayong magagawa. Ngumiti naman ito sa kanya at tumango. O paano? Pwede na ba tayong umuwi ha? Lalo kung ginutom dyan sa huli mo eh. Sige po, tara na po. Nalalamig na rin tuloy ako eh. Nagtawanan pa sila habang nagsasagwan papunta sa Pampang. Medyo malayo na sila nang may marinig silang pagsabog. Sabay pa silang napatingin kung saan nagmula yon. Di kalayuan sa pwesto nila ay may ilang maliliit na bangka ang nagpapasabog ng dinamita. Hanggat hindi sila natutulad sa akin eh, hindi nila malalaman ang kahalagaan ng kompletong katawan. Saad nito sa malungkot na tinig. Si Buboy naman ay hindi napigilan ng sariling sulyapan ng putol na mga paa ng ama. Mabutit hanggang tuhod lamang ang naputol doon. Nagagawa pa din itong makapaglakad. Nga lang ay hindi na talaga nito kinakayang lumangoy. Sinisira din nila yung mga corals tayo eh. Kaya nga wala nang mahuling isda dito. Idagdag mo pa yung mga moroami na yan. Walang pinapalampas maski maliliit na isda. Ay nako.
Kailan kaya matatapos ang kasamaan ng mga taong yan? Siguro kapag ang dagat naman ang naningil na sa kanila. Nang gabing yun ay kampanteng nakatulog si Buboy. Busog ang sikmura at wala nang ibang iisipin kung hindi ang magpahinga. Bukas ay maaga na lang siyang sasabak sa pamamana nang sa gayon ay makarami siya. Kung suswertehin ay makakabenta pa siya at makakaroon ng baon sa pagpasok ng Lunes. Ang aga mo naman magyaya sa dagat, boy. Ano ba yung balat mo? Balat ng buhaya at hindi ka nilalamig? Eh, kailangan ko kasing makarami. Sana ikaw din. Di ba kailangan mo ng pera? Oo, pero pambili lang naman ng Valentine's gift dun sa nililigawan ko eh. Kahit na, dapat porsigido ka. Paano ka sasagutin nun kung sa Valentine's eh, wala ka maski isang regalo? Eh di wala. Tsaka, bakit ba napunta sa akin ng topic? Hindi mo ako mapipilit lumusong sa dagat ng ganito kaaga, no? Sige na, hindi na. Basta dyan ka na lang muna. Tingnan mo to. Hindi pa nga ako nakakapagkape man lang eh. Ang arte, yan lang yung bahay niyo, oh. Naiiling na lang si Buboy habang papalusong sa dagat. Totoong napakalamig ng umagang yon. Medyo malakas pa ang hangin pero tinitibayan niya ang balat. Hindi niya na lang iniisip na malamig nang sa gayon ay makapagsimula na siya. Wala pa kasing nagdidinamita ng ganon kaaga. Walang mambubulabog sa mga isda. Dala na lang kita ng kape! Tumango naman siya at nag-thumbs up. Pumikit siya at kinundisyon ang sarili. Unti-unti niyang nilubog ang katawan sa dagat hanggang sa sumisisid na siya sa batuhan. Kapag walang nakikitang isda, ay mga tahong o kaya ay talaba ang pinag-iinitan niyang kuhain. Sa unang lubog ay puro tahong lang ang dala niya paakyat. Sabi sa'yo, wala nang isda masyado dyan eh. Doon tayo dapat sa likod ng malaking bato na yun, oh. Itinuro nito ang nasa dulo ng pampang. May mataas na batuhan kasi doon. At ni minsan ay hindi pa nila nagawang tawirin. Bukod sa delikado ay matutulis din ang mga batong nadadaanan bago makatawid sa kabila. Kailan mo balak puntaan? Delikado daw dyan, di ba? Malalim at naglalakihan ng bato sa ilalim. Eh, huwag ka munang maniwala hanggat hindi pa natin nakikita. Ikaw talaga, oh. Mamaya sinasabi lang yun para hindi talaga puntaan ng tao, eh. Malamang may dahilan. Baka dahil ayaw nilang madamay pa yung lugar na yung sa sinisira ng ilang mangingisda dito. Napakibit-balikat si Lando. Sakalang naalala ni Buboy, nagdidinamita nga din pala ang tatay ng kaibigan niya at dilihim yun sa lahat. Sorry ah. Ayos lang, totoo naman ang sinasabi mo eh. Ayoko din naman na ginagawa ni tatay yun. Pero sino ba ako, diba? Anak niya lang ako eh. Nakikitira at nakikisama pa sa bahay niya kaya wala akong boses dun. Ganun talaga. Ang importante, hindi ka gumagaya sa gawain niyang mali. Nginitian niya pa ang kaibigan at tinapik ito sa balikat. O ayan, sumisikat na ang araw. Subukan natin dun sa likod ng bato. Alanganing tumango si Buboy. Pero sa likod ng isip niya ay excited siyang makita kung ano ang naroon. May tsinelas naman silang suot. Nagdodoble ingat na lang siguro sila. Hindi ko naiisip na kailangan pala natin mag-alaga gagamboy dito. Sobrang hirap pala tawirin. Paano kung pabalik na tayo? Hindi ba tayo pwedeng dumaan sa dagat? Eh ang sabi-sabi, malakas daw ang hampas ng alon dyan sa kabila eh. Kasi nga malalim, di ba? Tapos, puro malalaki at matutulis na bato ang nasa ilalim. Kaya pati mga mangingisda o bangka, hindi magawang makalapit dun sa pinakabukal kung nasaan yung mga isda eh. Hindi napigilang mapangiti si Buboy dahil sa narinig. Kahit papaano pala ay may paraan ng kalikasan para gumawa ng lugar na hindi kayang pasukin basta-basta ng kung sino lang. Kung ganun eh, ba't pupuntahan pa natin? Hindi rin naman pala tayo makakapangisda dun. Titingnan lang natin kung totoo. Ano? Magpapakihirap tayo para sa walang kasiguraduhang pagkain? Ayos lang yan, ganun talaga no? Minsan, kailangan natin i-explore ang pilit na tinatago sa atin. Malay mo naman, worth it pala, di ba? Napailing na lang si Buboy. Hindi kasi siya ganun mag-isip.
Para sa kanya, ang bawat pawis at lakas na inuubos niya para sa isang desisyon dapat ay may magiging magandang bunga. Ayaw niyang nagsasayang lang ng lakas para sa walang kasiguraduhang bagay. Mahalaga sa kanya ang nakatabi niyang lakas. Yung kasi ang magsisilbi niyang gasolina para makapaganap ulit ng makakain para sa pamilya niya. Oo nga pala, nag-aalap ng bagong manlalaro sa basketball yung barangay natin, ha. Baka gusto mo sumali, kapag magaling ka doon, libre na ang pag-aaral mo hanggang college. May allowance ka pa. Talaga? Eh, kailan daw pwedeng sumali? Humingi ka ng form kay Purok. Tapos ipasa mo sa opisina ng barangay. Diretso physical test ka na rin doon kung may alam ka ba talaga sa basketball. Eh ikaw, nakapagpasa ka na ba? Oo, kahapon lang. Eh hindi naman tayo nakita kahapon, di ba? Buti naalala ko ulit ngayon. Eh, kumusta? Natanggap ka ba? Oo naman, ako pa ba? Ikaw din magpasa ka, siguradong mas matatanggap ka. Sira ulo, pwede akong pumalya sa test, no? Pero sige, magpapasa ako. Uy, salamat, ha. Maayos naman nilang natawid ang kabilang bahagi ng isla matapos ang isang oras at kalahati. Dinaig pa nila ang mga mountaineers sa pagkapit sa tila pader na batuhang wag lang malaglag sa tubig. Maari kasing sa batuhan sila bumagsak pag tumayming na walang alon kapag nalaglag sila. Totoo pala, grabe, napakalinaw. Boy, tingnan mo bilis. Nakikita mo ba yon, ha? May malaking buntot ako nakita, eh. Oo, kaya lang pumailalim na kagad, eh. Lumabo pa yung tubig. Ang lakas pala ng alon, tingnan mo, Do. Ang tutulis ng mga bato. Nakalubog lang sila ng bahagya sa tubig. Nakakatakot lumangoy dyan. Baka hindi na tayo makauwi. Anong baka? Talagang hindi na tayo makakauwi kasi itong pagpasok pa lang natin na to. Para na natin sinabi sa mga isda na magiging pagkain na nila tayo. Paano tayo uuwi nito? E di, doon ulit tayo dadaan. Tinatanong pa ba yon? Anak ng sugat-sugat na yung kamay ko. Kung mahaba lang kuko ko, baka kanina pa nagsitanggalan, eh. Kung bakit ba naman kasi purong buhay na bato ang pinakapader ng lugar na to, eh. Nakauwi naman ng ligtas ang magkaibigan. Si Buboy ay puro palto sa paa. Si Lando naman ay sugat sa kamay ang inabot. Umuwi siya noon na walang bitbit maski ano. Pero nagka-ideya siya ng dapat gawin para makahuli sa lugar na yon. Pagka-uwi sa bahay ay agad gumawa ng pangawil si Buboy. Naganap din siya ng matibay na tali na magagamit niya sa plano. Ah, saan mo planong mangawil, anak? Diyan lang po sa mga batuan na madadaanan ko, tay. Kapag nawalan kami ng pasok sa hapon, maglalakad-lakad po ako sa dalampasigan, ha, at maghahanap ng maayos na pwesto. Eh, ganun ba? O basta mag-iingat ka, ha? Huwag kang papatol sa mga taong saradong isip para hindi ka mapahamak. Tumango lang siya. Dati na kasi siyang nakipagsuntukan sa dati niyang tropa nang pilitin siya nitong gumamit ng dinamita. Hindi na po yun mangyayari, tay. Ang focus ko ngayon, eh, makahanap ng isang mauulam. Nang dumating ang Martes, ay half day lang ang pasok nila. Valentine's Day kasi noon. Sa daan ay nakakita siya ng babaeng nagtapo ng isang bungkus ng rosas na pula. Kinuha niya yung mula sa basurahan at doon niya lang napagtanto tunay palang bulaklak ang mga yon. Agad siyang nakaramdam ng panghihinayang para sa napakagandang bulaklak. Inuwi niya yon at ibinigay sa mama niya ang ilan. Ang iba ay dadali niya sa pangangawil. Oh, mag-iingat ka, ha? Huwag nang pilitin kung hindi makakaya. Nahiwagaan si Buboy sa sinabi ng ama. May kutob siyang alam na nito kung saan siya pupunta. Huwag po kayo mag-alala, tay. Madiskarte kaya to, manang-mana sa inyo. Bago umalis ay nakita niya pang ngumiti ang ama. Ito lang kasi ang naiwan sa bahay nila kapag naglalabada ang kanyang ina. Ang kapatid niya namang grade 6 ay nasa eskwelahan pa din. Sa buhanginan pa lang ay inakyat na ni Buboy ang mataas na bato. Napansin niya kasing maayos ang daan sa ibabaw noon. Nahirapan man ay nagtagumpay pa din siya sa huli. Sa taas ay may patusok na bato kung saan niya itinali ang matibay na lubid.
Yun na ang gagamitin niya tuwing aakyat siya doon. Yun na ang gagamitin niya tuwing aakyat siya doon. Sa taas ay maayos siyang nakapaglakad hanggang sa makahanap siya ng maayos na pwesto kung saan niya pwedeng ilaglag ang pangawil niya. Habang nakaupo ay inilabas niya ang hawak na bulaklak ng rosas. Inisa-isa niya ang petal noon at hinagis sa tubig. Pakiramdam niya ay nililigawan niya kung sino man ang Diyos o Diyosa ng karagatan para pagbigyan siya nito kahit isang isda lang. May nakakarinig ba sa akin dyan? Ako na humingi ng tawad sa mga nagawa ng kababaryo ko, ha? Ako, kahit isang isdang malaki lang ho, ayos na. Saka siya napangiti sa sarili at nailing. Nagkakalat lang siya sa dagat. Itatabi niya na sana ang hawak na rosas nang bigla na lang may umahon sa harapan niya. Ay Diyos, ang isda! Sino ka? Pero hindi nagsalita ang magandang babae. Tila hindi nito alintana ang may kalakasang alon doon. Ulo lang nito ang nakalutang sa tubig at matamang nakatitig sa kanya. Paano ka napunta dyan, miss? At saka... Pilit niyang inaaninag ang kabuuan nito sa ilalim pero hindi niya makita. Paano mo nagagawang lumangoy sa mabatong lugar na to, ha? Halika, umahon ka at baka malunod ka dyan. Hindi niya maikubli ang pag-aalala pero hindi nag-aangat ng kamay ang babae. Sa halip ay isang malaking tuna ang dala nito at iniabot yon sa kanya. Buhay pa yon dahil gumagalaw pa. Ha? Ano to? Huli mo? Pero sa halip na sagutin siya ay bigla na lang nitong inagawang hawak niyang bulaklak. Ngumiti ang babae at tinamoy pa ang bulaklak. Mangha namang napalingon si Buboy sa isdang hawak niya nang kumislot ulit iyon. Ang galing mo naman, Mangho. Ha? Asan na yun? Pero wala nang umahon mula sa kung saan. Pati yung mga petals kanina na nasa tubig ay wala na din. Nangyari? Sino ba yun? Napuno man ng pagtataka ang isip ay hindi yun nagawang takpan ng excitement na nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Pwede niya kasing maibenta mula sa 1,000 to 2,000 yung bitbit niyang tuna. Kahit papaano ay nakakasurvive na siya ng 2 linggo doon. Pwedeng hindi muna maglabada ang nanay niya kahit ilang araw. Aba, ang laki niya na naka. Saan mo nahuli yan? Diyan lang po sa mga batuan, tay. Ibibenta ko po ito sa palengke para may pera tayo. Nakita niyang seryoso ang mukha ng ama. Ni hindi ito na-excite man lang kahit nung nakita nito ang dala niyang isda. Tay, may problema po ba? Pero umiling lang ito. Ngumiti naman sa kanya pero pilit lang talaga. Wala naman anak. Ay, sige na. Ibenta mo na yan at isabay mo na din sa pag-uwi yung nanay mo, ha? Sige po, tay. Sa palengke ay agad pinagkaguluhan ang dala niyang nasa kulang 10 kilong yellowfin tuna. Nauwi pa nga sa bidding ang pagbili sa tuna hanggang sa umabot na yon ng 3,000. Lalong natuwa si Buboy. Walang paglagyan ng ngiti sa labi niya ng panahong yon. Kahit kasi mga naglalaot na bangka ay bihirang makakuha ng ganoon kalaking isda. Inuubos na kasi yon na matindi nilang kalaban sa dagat, ang mga Moro Ami. Ganyang may pera naman tayo Abay, magpahinga naman kayo mag-ina dito sa bahay. Tama po si Tatay, Nay. Huwag ka na muna tumanggap ng labada. Dito na lang tayo at matulog maghapon. Oo, ganoon na nga. At ako na din ang bahala sa lahat ng dapat gawin dito. Basta't mag-relax lang kayo dyan. Reina ka na daw muna, Nay. At prinsipe naman ako. Sumang-ayon naman ang nanay niya at sabay-sabay pa silang natawa. Bumuhos ang ulan nung tanghali, kaya sabay-sabay pa silang natulog matapos ng tanghalian. Isa na yata yun sa pinakapayapang araw sa buhay ni Buboy. Wala siyang iniisip na problema maliban dun sa babae sa dagat. Hindi niya pa din kasi masagot ang mga katanungan sa isip niya. 1 linggo bago maisipan ulit ni Buboy na umakyat sa bato. Sabado yun at hindi din nakalimutang mag...
Sabado yun at hindi niya din nakalimutang magdala ng sariwang bulaklak. Umaasa na sana ay magpakita ulit yung babae at bigyan siya ng isdang kapalit noon. Gaya ng ginawa niya dati, nagulog siya ng ilang pirasong petal sa tubig. Napapitlag pa siya ulit nang bigla na namang umahon ng pamilyar na mukha. Na-excite siya at napangiti. Uy, ikaw ulit. May dala kang bulaklak para sa'yo. Akma niya sanang ilalagay yun sa tenga nito pero mabilis itong umilag at lumayo. Oh, huwag kang magalala. Hindi kita sasaktan. Marahang iniangat ng babae ang kamay nito at ibinigay sa kanya ang isa na namang isda. Pero sa pagkakataong yon ay malaking lapis naman yon. Gaya nung una, pagkakuha nito sa bulaklak ay naglaho na ito ulit. Doon pa lang ay nagdududa na si Buboy kung tao ba ang nakakaharap niya o isang nilalang sa dagat. O anak, inaanto ka na ba? Hindi naman po, Tay. Bakit po? Pwede ba kitang makausap kahit sandali? Sige po. Tungkulo ba saan, Tay? Sa pagpunta mo sa malaking bato at sa pagtanggap mo sa mga isda. Kinabahan si Buboy. Hindi niya alam kung paano nalaman ng tatay niya eh wala naman siyang ibang pinagsabihan ng ginagawa niya. Tay, hindi ko po alam yung mga sinasabi niyo. Anak naman, pakiusap. Huwag ka maglihim sa amin ng nanay mo at baka ikapahamak mo pa yan. Hindi kumibo si Buboy pero desidido siyang ilihim ang tungkol sa babae. Baka malaman ng mga tao at saktan pa nila yun. Alam niya kasi na walang pinapatawad ang mga gahamang tao sa kanila. Hanggat may mapapakinabangan, hindi nila yon tinitigilan. Wala kang makikitang yellowfin tuna lalo't malapit sa Pampang. Buboy, kayon din ang mga lapis. Kung meron man eh, nasa malalalim silang parte ng dagat. Kaya sana ngayon pa lang eh, maging tapat ka sa akin, anak. Tay, huwag po kayo mag-alala sa akin. Alam ko naman pong ginagawa ko eh. Ayoko lang mawala ka sa amin, Buboy. Mahal ka namin ang nanay mo. Baka lalo na kaming malubog nito kapag nawala ka pa. Tay, hindi po ako mawawala sa inyo. Hindi po mangyayari yon dahil magulang ko kayo. Saka, bakit po ako mawawala? Hindi mo alam kung anong klaseng nilalang ang kinakalaban mo, anak. Hanggat maaari, iwasan mo na siya. Di bali na magutom tayo. Ano po bang nilalang yun, Tay? Matagal nang usap-usapan dito sa atin ang tungkol sa sirena dyan sa likod ng malaking bato. May dahilan kung bakit hindi yan napapasok ng kahit sino. Ang mga huling nagtangkang magnakaw ng isda doon eh, inaanod na lang dito na wala ng buhay. Pero Tay, hindi ko po ninanakaw yung mga isda. Kusa po yung binibigay sa akin kapalit ng bulaklak. Nangunot ang noo ni Ferdy dahil hindi to makapaniwala. Bulaklak ang gustong kapalit ng sirena para sa mga isda? Tumango siya, lalo lang hindi nakaimik ang tatay niya. Ipinaliwanag pa ni Buboy kung paanong nawawala na lang bigla yung babae kapag nakuha na nito ang bulaklak sa kanya. Simula naman noon ay pinabayaan na din siya ng ama sa ginagawa niya. Halos araw-araw kung puntahan ni Buboy ang babae o sirena para dalhan ng sariwang bulaklak. Kapalit noon ay hindi naman siya nazi-zero sa ulam tuwing uuwi ng gabi. Marina, yun na lang ipapangalan ko sa iyo ah. Kasi, kasing ganda mo si Marina eh. Maamo pa yung mukha mo. Ngumiti naman ito sa kanya na tila sumasang-ayon. Ilang linggo din bago nagawang magpakita ng sirena sa kanya ng buo. Nauupo na ito sa batong malapit sa kanya habang nilalaro ang dala niyang bulaklak. Aaminin niyang namangha siya sa buntot nitong napakahaba, makinis at makapal. Kumikinampang ayon sa liwanag ng buwan kapag gabi na. Hindi mo ba kaya makipagkomunikasyon sa tulad ko, Marina? Gusto ko kasi sanang marinig ang boses mo eh. Pero mariing umiling si Marina. Hindi alam ni Buboy pero kapag nagkakatitigan sila, ay parang nababasa niya ang nasa isip nito. Kahit pala sa akin, pwedeng tumalab yung gayuman mo sa pagkanta't malulunod ako pagkatapos? Tumango ito.
malungkot naman siyang napabuntong hininga dahil doon. Simula noon ay hindi na niya ito pinilit na magsalita pa. Bagya din kasi siyang kinakabahan na kayang-kaya pala siya nitong lunurin anumang oras nito gustuhin. Ilang taon ang matuling lumipas. Naging malalim pa ang pagkakaibigan ni na Marina at Buboy. Malaking tulong ang naibigay ng Serena sa pamilya ni na Buboy. Kontento na sana siya sa kung anong meron siya nang magsimula na naman si Lando sa pambubuyo sa kanya. Mukhang trip na trip ka ni Isabel, pare. Hindi mo ba napapansin? Panay ang ngiti at pakyut sa iyo, yo. Kung ako yan, nako, hindi ko na pakakawalan pa. Eh, diligaw mo na kasi, pare. Bakit ba kinokontrol mo pa yung sarili mo? Eh, kung sa akin lang may gusto yan talaga, nako, yari yan. Eh, kaso, sa'yo nga nagpapapansin eh. Hindi naman ako ganun ka-cheap, no, para ipagpilitan yung sarili ko. Hindi yan. Dapat nga pinopormahan mo na yan para mabaling na sa'yo yung atensyon niya eh. Eh, teka nga muna. Alam mo, napapansin na kita, ha? Matagal na. Bakit ba panay ang taboy mo sa mga babaeng nire-reto ko sa'yo, ha? Hanggang ngayon ba naman, yung imagination Serena pa din ang laman ng isip mo? Kaibigan ko lang si Marina, no? Saka, hindi siya imagination. Totoo yun. Weh, totoo. Ilang taon nang hindi ko pa nakikilala eh. Paano naging totoo yung ikaw lang ang nakakita? Eh, ayaw niya nga daw magpakita sa ibang tao eh. Kulit mo din eh, no? Takot kasi kay dugong yun, pre. Ano? Anong palagay mo sa akin? Lumba-lumbang maitim at pangit? Hindi ako, si Marina. Sus, neck-neck mo, Buboy. Kung ako sa'yo ha, magising ka na sa realidad. Hindi masasatisfy ng isang Serena ang pangangailangan mo bilang lalaki. Pinihit pa nito ang ulo niya sa gawin ng Sabel. Nang magtamang paningin nila ay hindi niya napigilang gumanti ng ngiti dito. Pero siya, oo. Inis na inalis ni Buboy ang kamay ng kaibigan sa kanyang ulo. Ikaw talaga, puro na lang kalibugan yung laman ng utak mo eh. Kaya walang sumiseryosong babae sa'yo eh. Oops, teka muna, correction lang. Ako ang hindi seryoso sa kanila, pero sila deads na deads sa akin, pre. Napailing na lang si Buboy habang nagpapalit ng damit pa uwi. Basa na kasi ng pawis yung sando na pinampraktis niya sa pagbabasketball. Naroon din ang mga cheerleading group para magpraktis at si Isabel naman ang muse para sa grupo nila. Pauwi na siya nang humabol ang babae sa kanya. Nalaglag niya pala yung sando niyang basa ng pawis kaya hiyang-hiya siya nang abutin yun mula sa babae. Baka hindi na ako madalas makapasyal dito, Marina. Busy na kasi kami sa pagpapraktis para sa nalalapit na laban eh. Tsaka nakataya dito yung magiging scholarship ko para sa college. Nang tingnan niya ang kaibigan ay kunot na kunot lang ang noon itong nakatingin sa kanya. Isang linggo kasi siyang hindi nakadalaw dito. Pero hayaan mo, babawi ako sa iyo pagkatapos ng laban ha. Nagulat siya nang bigla na lang itong tumalon sa tubig at hindi na lumutang pa. Ilang oras pa siyang naghintay doon pero hindi na talaga bumalik si Marina kaya nagpa siya na din siyang umuwi. Simula ng araw na yon ay naging abala siya sa sports at pag-aaral niya. Sa hapon naman ay nakakasabay sila palagi ni Sabel na umuwi. Taga rito ka lang din ba, Sabel? Oo. Ang totoo ay sa likod lang kami ng bakuran niyo nakatira. For good na kami dito dahil nabili na ng mga magulang ko yung lupa dun eh. Ha? Talaga? Kailan pa? Wow, busy na talaga yata ako. Akalain mo yun? Nagkaroon kami ng bagong kapitbahay nang hindi ko namamalayan. Naging magaan naman ang unang inkwentro nila ni Sabel. Hanggang sa katagalan ay tuluyan ang nahulog ang loob niya dito. Likas kasing sweet at kwela si Sabel. Wala itong arte na ultimo pagtawa nito ay hindi niya nagagawang hinaan o itago sa kanya. Para kay Buboy ay isang magandang tugtog ang lutong ng bawat halakhak ni Sabel sa mga corny jokes niya. Nang araw na umamin siya ng damdamin niya para kay Sabel, ay umamin din ito sa kanya. Kaya naman nagpa siya na silang huwag nang magligaw-ligawan pa. Naging sila na kagad matapos ang dalawang buwan simula ng unang beses nilang nagkausap. Be,
Alam mo, may napapaniginipan ako. Nakakatakot nga eh. Kala ko totoo. Ha? Eh, tungkol saan, be? Baka naman nagpapakabusog ka kasi sa gabi. Hindi eh. May galit na galit daw na sirena sa akin tapos nilulunod niya ako. Sa narinig ay doon palang ulit naalala ni Buboy si Marina. Kinabahan siya pero hindi nagpalata sa kasintahan niya. Be, panaginip lang yun. Mawawala din yun, ha? Sige na, huwag ka magpupuyat mamaya, ha? Pagpasok ni Isabel sa bahay nila ay hindi na nagbihis ng pambahay si Buboy. Dumiretso na siya sa kinukuhaan niyang madalas ng bulaklak at nagtungo na siya sa malaking bato. Agad na nagpakita sa kanya si Marina. Hindi pa man siya nakakapagsaboy ng petals sa tubig. Nagulat pa siya nang bigla na lang itong yumakap sa kanya ng napakahigpit. Gumanti naman siya at marang hinaplos ang hubad na likuran nito. Marina, pasensya ka na, ha? Busy lang talaga ako eh. Oh, eto mga bulaklak mo. Ngumiti naman ang sirena. Maya-maya pa ay nagpalutang ito ng napakaraming isda. Dadakot na lang siya kahit ilan ang gusto niya pero pinili niyang tanggihan ito. Hindi ko na kailangan ng mga isda ngayon, Marine. Pero huwag ka mag-alala, dadalan pa rin kita ng mga bulaklak palagi. Sana lang eh, sana huwag mong guluhin si Isabel sa panaginip niya. Hindi ka naman niya kilala eh. Tsaka mahal ko siya. Hindi kumibo ang nilalang. Sa halip ay nilumukos nito sa paladang hawak na bulaklak at ibinato yon sa kanya. Agad din nagsipulasan ng mga isda kasabay ni Marina. Naiwan na namang mag-isa doon si Buboy. Pero nang mga sandaling yon ay nakahinga na siya ng maluwag. Kinagabihan ay hindi niya inaasahan ang pagdating ng napakalakas na ulan. Sinabayan pa yon ng malakas na hangin, kulog at kidlat. Halika na! Bilisan niyo! Yung importanteng mga dokumento lang ang bitbitin niyo. Lumikas na tayo! Iba ang pakiramdam ko sa bagyong ito. Hindi ito normal. Galit na galit! Sa narinig ay nakaramdam ng guilt si Buboy. May parte kasi sa kanya ang naniniwala na si Marina ang may kagagawan ng malakas na bagyong yun. Batid niyang masama ang loob nito dahil sa mga nasabi niya kanina. Bago patuluyang sumakay sa rescue ng barangay ay tinungo niya din ang pamilya ni Isabel sa kabilang bahay. Pinilit niya ang mga itong lumikas din. Mabuti na lang at nakinig ang mga ito sa kanya at nagpadala sa isang eskwelahan. Kinabukasan, Diyos ko po, sinasabi ko na nga ba? Nagkalat ang debris ng mga bahay na winasak ng malalaking alon. Pumailan lang din sa buong paligid ang iyakan ng mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay dahil sa pagkalunod. Hindi, sobra-sobra naman paniningil ito. Pati mga inosenteng batay nadamay. Kapag naggalit ang inang kalikasan, wala itong sasambahin maski bagong panganak na sanggol, anak. Mawawalan siya ng awa sa oras na ubusin natin ang pasensya niya. Halos mapalod si Buboy sa basang lupa. Hindi niya matingnan lahat ng mga gamit na mahalaga sa kanya. Lubog yun sa putik at halos walang natira. Ayaw mo na. Mabubuo naman natin ulit ang tahanan natin. Ang importante, buhay tayo, buong pamilya. Tumango na lang siya at nagpunas na ng luha. Pagbalik nila sa evacuation center ay nagkwento na naman si Isabel sa kanya. Ganoon pa din daw ang laman ng panaginip niya at mas tumitindi pa ang galit ng sirena sa kanya doon. Dahil sa mga naririnig at nangyayari ng panahong yon, pinili ni Buboy na umamin na kay Isabel. Sinabi niya ang lahat pero wala siyang narinig na panlalait mula sa kasintahan. Sa halip ay naniniwala daw ito sa kanya dahil ito mismo ay nakakaranas ng pagpapahirap mula sa sirenang yon. Basta huwag kang susuko, ah. Magtutulungan tayo malampasan to. Tumango na din ang humihikbing si Buboy. Lalong napalakas nang sinabi ni Isabel ang puso't isipan niya. Salamat, Bea. Salamat at hindi mo ako hinusgahan o nilait man lang. Mahal na mahal kita. I love you too, Bea. Magpakatatag ka, ha? Nandito lang ako.
Pero isang linggo pa ang lumipas ay hindi niya na halos makilala ang kasintahan. Namayat ito ng husto. Hindi na ito makausap ng maayos. Magulang ni Isabel ang nagsabi sa kanya na parang nagkaroon na daw ito ng trauma sa pagtulog at hindi nila alam ang dahilan kung bakit. Nang wala na sa tapat niya ang mga magulang ni Isabel, ay napahagulgol na din siya ng iyak. Isang linggo kasi silang nagtayo ulit ng bagong bahay sa dati nilang pwesto. Gabing-gabi na kung sila ay matapos at maaga na naman silang nagsisimula kinabukasan. Hindi ko mapapalampas to, Marina. Hindi ka na nagiging patas. Hindi mo pwedeng idamay ang babaeng pinakamamahal ko sa galit mo sa akin. Ako dapat ang pinahihirapan mo at hindi si Isabel. Nang umuwi siya ay agad niyang binitbit ang kinakailangan. Kung ikamamatay niya man ang mangyayari ay maluwag niya yung tatanggapin sa puso niya. Alam niya din namang umaasa sa kanya si Marina kahit alam nito ang totoo na kaibigan lang talaga ang tingin niya dito. Marina! Narito na ako! Ako na lang ang kuhain mo! Ako na lang ang pahirapan mo! Tutal, ako lang naman ang may kasalanan sa iyo eh! Nakahanda na akong sumama sa iyo! Nasaan ka na? Mula sa bandang dulo ng batuhan ay lumitaw si Marina. Nakangiti ito habang tinatawag siya. Ilang beses napalunok si Buboy bago humakbang. Basta't mangako ka sa akin na titigilan mo na si Isabel. Mangako ka! Nakangiti pa din itong tumango kaya naman pikit matang tumalon si Buboy sa nagngangalit na dagat. Buong linggong malakas ang hangin at alon sa dagat. Ni walang makapangisda maski na isa. Sa ilalim ay naramdaman niya kung paano siya yakapin ni Marina. Yun ang pagkakataong hinihintay niya. Hinawakan niya ng mahigpit ang hawak na si Bat at isinaksak yon sa likuran ng sirena. Bagamat humigpit lang din ang yakap sa kanya, hindi niya inaasang ito pa mismo ang magdidinang si Bat hanggang sa tumagos yon hanggang sa tiyan niya. Magkasabay silang napabuga ng dugo sa tubig. Maya-maya pa ay kusa na ding bumitaw sa kanya ang walang buhay na katawan ni Marina. Habang papulutang siya sa ibabaw kasama ang sibat na nasa tiyan niya, si Marina naman ay mabilis na bumulusok pa ilalim. Hanggang sa tuluyan ang nagdilim ang lahat kay Buboy. Nurse! Nurse! Bilisan niya! Nakita kong gumagalaw ang mga daliri ng anak ko! Nang magmulat ang mata ni Buboy ay tumambad sa kanya ang nag-aalalang mukha ng mga magulang. Nagkakagulong nurse at si Isabel na umiiyak sa gilid. Pilit na gumuguhit ang ngiti sa labi niya nang mapansing maayos-ayos na ang itsura ng kasintahan niya. Ising ka na nga anak ko! Ligtas ka na! Diyos ko! Salamat mo ng marami at dininig niyo ang panalangin namin! Magpalakas ka! Nandito lang kami! Kahit may luha sa mga mata, ay nakangiti pa din ito nang sabihin ng mga katagang yun. Ang totoo ay wala pa din sa sarili niya si Buboy. Maya-maya, lumalabo ang mata niya at nawawala ng pandinig. Para siyang radyo na nagkakaroon dili ng signal. Gayunpaman, ay isa lang ang batid niya. Nanabuhay siya pagkatapos na nangyari. Na nasa ospital siya at ligtas na. Nang tuluyang lumakas ay nakalabas na din siya ng ospital. Nalaman pa niya na milagro daw talaga ang pagkakaligtas niya. Mula sa nagngangalit na dagat hanggang sa sibat na tumama sa kanya dahil walang natama ang major organs yon sa loob. Hindi na din nananaginip pa si Isabel ng tungkol sa sirena kaya naman bumulik na din sa normal ang buhay nila. Beach wedding? Oo naman oh. Kahit saan mo gusto be. Basta't may kasal ako sa'yo. Kahit sa tuktok pa ng bundok, sasama ako. Ay naku, ang dami mong sinasabi. Bigla ka naging clingy. Nakakaya kina tatay at nanay, oh. Ano ka ba? Pagkatapos kong muntik mamatay? Aba, wala na akong sasayanging oras na makasama ko kayo, no? Susulitin ko na hanggat naaabot ko pa kayo at nayayakap. Lalo ka na, be. Sarap namang amoy ng kilikili mo. Maasim na't masarap. Yak! Ikaw talaga napakapilyo. Matapos ang anim na buwan na preparasyon, ay naidaos ng maayos ang kasal ni na Buboy at Isabel sa dagat.
Ngunit bago tuluyang lisanin ni Buboy ang lugar na yon, ay muli siyang bumalik sa malaking bato, sa lugar kung saan sila madalas tumatambay ni Marina noon. Hindi ko na nagawang magpasalamat sa iyo, Marina. Sana kahit sa maikling panahon na nagkasama tayo eh, napasaya kita. Maraming salamat sa lahat ha. Hinding-hindi kita malilimutan. Patawarin mo sana ako sa mga nagawa ko na nasaktan kita at napaasa. Pagsisisihan ko yon habang buhay. Paalam sa iyo, Marina. Wakas!